So, sa mga batang nagre-reklamo dyan pag inuutusan, huwag kayong magreklamo kasi para yun sa ano, para may matutunan kayong trabaho. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. Hello guys, kamusta kayong lahat? Welcome back, Good Minita, sa ating buhay bukid. So guys, mapipag-abot na to guys, no? Gikanta sa trabaho. So, for today's video guys, mga huwita, kay wala tayo sugnod. So, tara, uban ta ninyo. Dali! Uban ka? Dali! So, mga huwita dito guys, kay mga huwita, mga kabukid, no? Kay wala man tayo sugnod. So, dili kompleto ang inyong pagpuyo sa bukid kung dili kahoy ang inyong sugnod. So, tara! Mga huwita, arita sa ilang lula dapat kay nagkaingin sila dito. Kamutol nila ang kahoy kay magtanong sila og kuan. Grabe yung init aron diri guys, sobrang init dito talaga sa bukid. Hirap makaano yung mga tanim natin. So anyway guys, so tayo magagawa sa kinaiyahan man gid na. It's part of the sus. Sabi na kong naibitin. So unta mauwan ni guys kay ang atong mga tanom, grabing luya. Tas tabay kay mo inom tag tubig. Kada ko tabili. So, muna nga mo im na ng bigi. Ang pagtubig. Limpyo ni guys ha. Malinis po to. Sobrang lamig ng tubig. So, punta tayo dun sa ano guys kasi naubusan tayo ng areko. Kahoy. So, tayo iminom sa ating batis. Grabe ang init. Kasi may kaingin kasi rito. Tapos dito tayo mag tingnan niyo yung view natin dito guys. So, puro bundok, diba? Kabukid. Tiyo! Mangahoy ko diri, tiyo, ha? So, ito guys. Kasi pinutol nila yung mga kahoy dito. Kasi magpatanim sila rito. Dito. Diba? So, dito sobrang dami. Ano? Yan yung kukunin natin mga kahoy. Kasi tuyo na yan. Maganda na yan anuhin. Maganda na yan. Panggatong. So, yun na. Lalagay ko kayo rito kasi mag-umpisa na tayo mag-muha ng panggatong. So ilalagay ko muna kayo dyan guys at mag-umpisa na tayo manguha ng panggatong.
Udah habis seberang ini. Guys, marami na tayong nakuha. Guys, so, pero guys, ita-timelapse ko kayo ha, para mas hindi kayo mainip. Pagod na yun. So, lalagay ko muna kayo dito ulit guys at ita-timelapse ko kayo guys ha.
So guys, ito na yung nalikom nating kahoy. Ito na yun guys. Nakuha natin. Tapos isasako na natin yan. Kasi uuwi tayo at marami pa tayong gagawin sa bahay. Kasi yung baboy ko iiyak na yun. Nung oras na kasi. Sako yung lalagyan natin para hindi tayo magtatali. Tapos madumi kasi. Maano kasi. So, madumi kasi yung ano. Kaya isasako natin para hindi tayo magkaroon ng uling. Kasi may ano kasi to. Higaan kasi to. Tayo. Ganito yung buhay natin sa probinsya, guys. Walang arte-arte. Kung anong buhay mo sa syudad, huwag mong dalhin dito sa bukid. Kasi yung trabahong bukid is mahirap talaga sa mahirap. Kaya sa mga batang ano nanonood diyan, eh, magsikap kayong mag-aral para hindi kayo mahirapan dito sa bukid, diba? Yun yung pinag-ano nyo, yun yung isipin nyo lagi, kasi hindi madali yung trabaho dito sa bukid. Pero ganitong trabaho yung pinakamasaya, diba? Ito yung libangan natin sa bukid. Pag hindi ka nagsipag dito sa bukid, eh dun ka na lang sa syudad. Pero sa ako, gusto ko talaga dito yung sa bukid manirahan. Tahimik yung buhay. Hindi naman sa ano, kahit mahirap yung ano dito sa bukid, nagsipag ka lang, may kakainin ka rin talaga. Hindi gaya dun sa syudad, pag wala kang makain, wala kang pera, hindi ka talaga makakain. Diba? So, dito sipag at syaga. Puhunan mo rito, guys, diba? Kakapagod. Pero laban. Dami pa tayong gagawin sa bahay mamaya. Trabaho tayo kanina. So, yun, pwede si mama yung mag ano ng panggatong. Si mama yung nag-ano ng maraming nakaraan. May mga pinundok or kuy-kuy. Hindi natin yun talaga sa ako. Ito. Mahihirapan tayo, guys. Madumita. Pag ganito kasi, dahil
sa buhat mo na lang. Ba? Picnic dyan. Para hindi na tayo magsisibak ng kahoyin sa bahay. Hindi na natin tayo magputol-putol. Ito na lang natin dito. Kasi daron, ganun din naman yung gagawin doon pagdating sa bahay. Ay, mas maganda ng putol-putuloy na lang dito. Para ilagay na lang diretso doon sa dryer ng kahoy natin. Yung patuyuan ng kahoy sa ibabaw ng abuhan. Yung kusina natin. Siguro natin ito. Kayo guys, kaya nyo ba yung ganito? Kaya nyo ba yung mga gawain ganito? Kaya nyo yung mga gawain ganito? Siguro hindi. Ang maganda yung buhay sa probinsya guys. Napakatahimik. Maliwalas yung panahon. Walang pollution dito. Masarap yung buhay. Fresh yung pagkain. Gulay natin. Fresh fruit lang sa garden natin. Diba guys? Tapos pupunuin pa ata natin to. Ito, tama na siguro yan. Tama na siguro yan guys, kasi marami na. So, uuwi na tayo. So, uuwi na tayo guys, no? Yung tinga ko natanggal na. Nayupi na yung tinga ko. Ito, diba? Sorry ko. So, diba guys? So, yung tinga ko napilo. Diba guys? Kaya nyo ba yung mga ganitong gawain guys? So, sa mga batang nagre-reklamo dyan pag inuutusan, huwag kayong magreklamo kasi para yun sa ano, para may matutunan kayong trabaho. Para paglakin nyo, hindi natin alam yung panahon, yung mga magulang natin iiwan tayo. So, hindi naman natin hawak yung buhay ng tao. Pagpalagay natin, mawala na yung mga magulang nyo. Eh, wag naman sana ganun. Pero, pag nawala man yung magulang natin, at least, may alam tayong trabaho, mga gawain, di ba? Advantage sa atin yun. At ano yun? Yung ginagawa ng magulang natin para matrain tayo. Kung inuutusan tayo, gawin natin para maging responsabling bata o responsabling tao tayo pagdating sa huli. Kasi para sa atin lang din naman yun.
Diba? Grabe ang bigat. So, malapit na tayo. Yung garden ko naghihintay sa akin. Yun. So, andito na tayo. Sa ating kubo. Ang oras na kaya ngayon. Kapoy. Yung mga baboy ko sobrang ano na. Nag-iyakan na. Yun lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa pamamasyal natin sa bukid. Ang ingay. So, thank you so much for watching guys. Sana patuloy nyo pa rin suportahan yung ating buhay dito sa bukid. See you on my next video guys. Bye bye.